If thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that these curses, all these curses, shall come upon thee and overtake thee. Cursed shalt thou be in the city, and cursed shalt thou be in the field. Cursed shall be thy basket and thy store. Cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep. Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou comest out. Sabay-sabay po tayo. The Lord shall send thee cursing, vexation, and rebuke, and in all thou shaltest thine hand unto for to do, until thou be destroyed, and until thou perish quickly, because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Wait lang po, ah. May gusto kong sabihin dito sa 47. Masahin na rin natin. 46 and 47, sabay-sabay, go. And they shall be upon thee for a sign, and for a wonder, and upon thy seed forever, because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Now let's pray. Lord, I'm salamat sa inyong mga salita. Ang muli ang pag-aaralan, Panginoon, ingatan niyo pong bawat isa, gabayan sa aming pag-aaral. Handa mo yung puso at isipan, Panginoon, makuha, Panginoon, ang dapat tayong makuha, maintindihan sa crucial subject na ito, Lord, ng blessings and responsibility. I pray kayo pong manguna sa bawat isa sa inyong lingkod, especially. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. So, isang oras, hindi, kahit mga ano. Tapos tayo 11:15. Amen? Amen. Naluto pa yung pagkain. So, kaya magmadali. Parang gutom na ako eh. Haba kasi yung outline. But anyway, yung title po nito is If Thou Wilt Not Hearken. If Thou Wilt Not Hearken sa Tagalog, kung hindi ka makikinig. Ganun lang eh, no? Pero ang ating theme is actually blessings and responsibility. Sino ang gusto ng blessing? Sino ang gusto ng responsibility? Eh, alam nyo ba yun? Ang responsibility, sinong... Masarap kumain. Sino magugustang ng pinggan? Sino gusto magugustang ng pinggan? Sino gusto bumili ng pagkain? Magbayad. Pag may, medyo blessed ka na, sino yung gusto mong magpigil? Diba? Ganun yan eh. Problema ng iba ngayon, magpigil na. Gusto kain ng kain. May mga pinya pa tayo dyan. Amen? Sabi niyo ha, pabalatan niyo ha. Sino gusto ng pinya? Sino gusto magbalat ng pinya? Galing ni Bada. Ako di ako marunong yan eh. Pero alam ko, may tool daw dyan si Mamean. May nabili ako na hindi ko alam na mabili ko pala. Makikita na. Kalimutan ko na kasi may nagbenta dyan eh. Sari-sari na eh. Kaya hindi ko malalo. Meron daw pang... Anyway, ganun po yung karamihan sa atin. Gusto natin ng blessing. Pag sinabi kasi mga blessing, bata ano yun? Mga bata. Blessing, mga pagpapala, pagkain, juice, ano ba yan, masaya, gala, yung mga masaya eh, ano ba, cellphone, pahinga, bike, asawa, ano pa, girlfriend, boyfriend, maayos ha, blessing anak, amen, Brad, naparinig, dejo. Okay na, sapat na apat na. Totoo yun, blessing niya kahit makulit yan. Ako. Blessing din. Kayo, blessing kayo sa akin. Sana blessing ako sa inyo. Pero yung responsibility, minsan mahirap. Katulad niyan, i-ano natin yung alala. Parang narinig ko yan, parang, oh, blessing. Gusto mong paggamit. Lugar, malaki. Kaya tinignan natin eh, kala ko, ala ko, kompletong-kompleto doon. May swimming pool. Hindi, joke lang. May, may lake naman, no? Oo, oh, iba yun, eh. Ano, naglumublob ka doon, parang hindi ka naahon, eh. Si Peter nga, nauna na, eh.
So, ano ba yung mga responsibility naman? Katulad nga yan, sasakyan. Huwag ka naman may sasakyan, parang blessing. Sorry, pa, drive-drive ka lang. Ang daming pag nasira, change oil, registro, daming hassle minsan, eh, no? Material yan, maintenance, ganyan yan, gastos na naman. So may blessing, may responsibility. Eh, anak, sabi ni Ma'am Joanne, sarap ba magkaanak? Amen. Tagal eh. Sarap yan, pero tatai yan. Pakainin mo yan. Sampaling ka pa niya minsan. Diba? So, kailan ka kailangan tulog, hindi magpapatulog. Masaya, pero responsibility mo yan. Hindi pwede iwanan lang dyan. Kasi may iba, ganun eh. Kasi may anak ko, uwi na lang yan. Ngayon, kung malaki na, katulad ni na ano, ay alam niyo naman kung sino nang saan ang galing. Okay lang. Amen? Ano pa yung responsibility natin? Yan, pagpamahili, papakainin mo yan. Natabaho ka pa sa kanila. Ano masaya? Ano responsibility? Ano pa? Kung nag-asawa ka, masaya niyan, di ba? Asawa ko. Pero, ano responsibility sa asawa mo? Pag andyan niya, maganda yan eh, kasi nag-ayos. Ito yung laging kinakwento sa mga bagong mag-asawa eh. Ang ganda ng asawa. Pag gising mo niya sa umaga, Tapos hindi mo alam, tumutuloy laway. Baka naglalakad pa yan. Huwag naman, no? Tapos pag nagalit pala, kasi masaya yan, maganda yan pag ano eh, pogi yan pag, di ba? Pero pag nagsasama na kayo, ibang kwento na yon. Mainitin pala ulo. Mapili pala sa ulam. Yung mga ganun eh. Mamas boy pala. Malala. So, responsibility, kailangan mong tiyagain yun. Amen? Ay, gusto kong mag-soul winning. Blessing. Ay, pambira. Ano pala yan? Hirap. Diba? Responsibility. Natuto ka. Gawin mo. Kahapon, naiyak ako eh. Pag naalala ko si... Sabihin ko ba? Eh, pero ano rin yung ano? Kasi nakita ko... Tumutulong kay Ma'am Jana niyo eh. Nag-i-show pa ako doon. Alam niyo naman, medyo ano, hirap na hirap doon eh. Kaya nga iniisip ko rin, sabi ko parang ayoko na eh. Ayoko ng ganito. Sanay na tayo ng naka-aircon. Sanay na tayo ng nawasa. Kaso nga yung mga tao, amen? Kunti yan, kayang tiyagain yan. Bait naman yan. Sana yun din. Paano din kayo lumaki yung mga spoiled? May nakita akong gano'n sa church. Puro po malang. Ha? Sakit sa mata eh. Ang galing mag-testimony. Tapos, hindi na mag-soul winning. Puro salita ng Diyos kunwari. Dati akong nag-akay ng kaluluwa 5 years ago. Ganun yung kwento eh. Nakakasa. So, anyway, tayo na punta. So may blessing, may responsibility. Diyan tayo ngayon. Mag-focus ha. So hindi ko alam, mag-part 2 tayo sana. Huwag na. So define muna natin yung ano ha. Ibang ano dito kasi again, title natin, If Thou Wilt Not Hearken. Kung hindi ka makikinig. At pag sinabi hearken, hindi lang mainig na ganyan ha. Ay, may nakinig akong ano, ibon. Hindi ka. Pag sinabi hearken, talaga papakinggan mo. No, parang dito sa preaching, nakikinig ka. Iba, hindi mo maintindihan, pero so, subukan pa rin makinig, hearken. At lalo na pag talagang warning, o kaya yung instruction, kailangan intindihan mo kung gagawin mo, hindi yung, oh, bumili ka ng, ano ba yan? Alimutan ko yung joke eh, pero, basta iba yung binili. One, ano ba yan? Alimutan ko, basta. So, pag binuutusan ka, dapat eksakto. Baka masayang lang yan. Okay, so ano yung pag sinabing will? Alam na natin yon, gusto mo. So pag not, will not hearken, hindi mo gusto. Pag sinabing hearken, makikinig ng intently,
Blessing. Ano yung blessing? Pagpapala. Galing sa Diyos lahat yan. Kaya minsan galing din sa ibang tao, binigay ng Diyos. Okay? Inausap ng Diyos. Responsibility. Ano yung sabihin ng responsibility? Yan nga, pag meron ka na yan, alagaan mo. O yung tiwala ng ibang tao, alagaan mo. Nagtiwala sa'yo, tapos isirain mo. Okay? Nagtiwala sa'yo, hindi ka magnanakaw, nanakawan mo. Responsibility. Curse. Ano yung curse ngayon? So medyo magkaano yan? Yung nga, bigyan natin example. For example, binibigyan ka ng blessing, pinapakain ka sa bahay, tapos ninakawan mo. Anong curse doon? Hindi ka na makakain ulit. Hindi lang, malkado ka nun. Kilala mo ba si ganyan? Mag-iingat ka dyan. So yung iba doon, yung ingat doon, sobrang ingat, talagang hindi na pagbibigyan. Yun ang mga saklap. Kasi karamihan ng tao ganun. Ngayon, yung mga marunong, bibigyan ka pa rin ng chance, pero ingat din sa'yo yan. Gusto mo yun? So mamaya, isa-isa natin yung curse actually. Blessing and curse. So, define lang natin muna ngayon. So, ang background nitong chapter nito, alam niyo po yung Deuteronomy, pag sinabi yung Deuteronomy, sabi diyan parang repetition of the law. Okay? So, inulit yung law. Kaya nga, ang gusto mong basahin yung Numbers, Leviticus, Exodus, pwede mong basahin lang Deuteronomy. Kasi yung mga nangyari, yung ibang importante, inulit sa Deuteronomy, but especially yung mga batas, yung inutos sa kanila, inulit, sinamaray siya sa Deuteronomy. Ganyan po yan. Pero sa chapter 28, napakarami po dito ng importanteng passages. At especially nga, yung ating focus ngayong umaga ay yung blessing at yung curse. So pwede mong isummarize nga dyan yung Old Testament ng ganyan daw eh. Blessing and curse. Pag sumunod ka, blessing. Pag hindi ka sumunod, curse. Okay? So yan po yan. So ngayong umaga, pag-aaralan natin ngayon, blessing tsaka responsibility. Anong gagawin natin sa blessing? Yun ang madali. Responsibility, yun ang magdidigdig natin. Pero pag-aralan muna natin yung mga blessings. So anong gagawin natin sa blessing? Parang hindi na kailangan sabihin, Pastor, hindi enjoy na lang natin. Isa lang yun. Anong kailangan na gawin sa blessing? Sabi diyan kanina sa verse 1, and it shall come to pass, kasi may pangako sa kanila ang Diyos, di ba? Yung panahon na ito, wala pa sila sa promised land, malapit pa lang. So marami ng mga blessing kasi sa, in the way, sa wilderness, saka sa, alam niyo naman, yung inabutan ni Moses, mga battles din nila, nanalo sila. So may pangako sa, pagpunta mo sa promised land, masaya doon. Maraming blessing. Kaya sabi diyan, it shall come to pass, mangyayari yun. Okay, so yun ang number one. Sabi diyan, mangyayari na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Okay, it shall come to pass. So anong gagawin natin? Pag sinabi sa'yo, pag nag-aral kang mabuti, medyo maganda yung buhay mo in the future. Malamang ha, malaki yung chance. Kasi gagastusin ka, may tabaho ka, maayos kang tao. Ano, mangyayari ba yun? Malamang sa hindi, mangyayari yun. May mga special cases na kung sakaling may mga special, nagkasakit ka bigla, mga ganun. Which is again, napakaliit lang ng chance, okay? Kaya kumikita ang mga insurance company dahil sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay, kaya aniwala kayo, malamang sa hindi, mangyayari yun. Amen? Mag-aral mabuti, magtino-tino, huwag kayong maging magnanakaw, huwag kayong masira ulo. Yung blessing darating. So, anong gagawin natin? Number one, believe and trust the Lord will bless you. Amen? Ganun ang context dito eh. Wala pa sila sa promised land, pero pangako na ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, Israel. Sigurado yun. Mangyayari yun. Magpapalain kayo. Anong gagawin? Magtiwala kayo. Amen? Ang hirap pag hindi kayo magtiwala, pag nag-soul winning po tayo, umpisa pa lang. Alala ko na yung kausap ni Daddy nung last time. Sabi na ngonan, ano yung mga pagmatandang ano na, wala nang pag-asa buhay. Magandang umaga po, siya lang paano kayo maligtas. Ganda, di ba? Ay, wala na yan.
Ang dami ko nang pinanggalingan eh. Wala nang pag-asa. Ayaw nang maniwala. Ni ayaw nang pag-usapan. Wala nang chance sa kanila. Ang usap ko naman sa tamang doktrina, nasanay na siya sa mali, nasanay sa mali, nasanay sa mali. Pero magandang pakinggan kahit mali. Kung sinasabi mo na yung medyo logical at tama naman sa salita ng Diyos, ayaw na, wala na, dito na lang ako. Niniwala na lang kay John Calvin na sinabi niya, pag sinabi ng Diyos, pinili na yung pupunta sa impyerno, niniwala na ako doon. Kasi ito yung mga pinaparod, kinaka-copy and paste na lang nila yan. Hindi na nag-iisip. Hindi na iniwala. Importante yung pag may sinabing pangako at matutuo at matino yung nagsabi, maniwala at magtiwala. Amen? So, ganun din po yung ipoproject nyong confidence sa mga sinosolwin nyo. Pag hindi ka confident na maliligtas sila, lalo mga bata po, depende yan, depende. Yung iba, piloso po, yung matanda, yung mga bata na minsan, hindi maintindihan daw. Anong gagawin ko dito? Basta hindi lang maintindihan. Paintindi mo. Maintindihan mo ba? O ngayon, i-relay mo na lang sa kanya yan. Kahit ganito ka bata, katulad ni Sandy, nakakaintindi na yan. Alam niyo yung kasalanan. Alam niyo yung pagpapala. Alam niyo yung pagpapalo. Alam niyo yung langit. Alam niyo yung impyerno. Ano pang kailangan niya malaman na malalim? Kaya niya yan. So, magtiwala siya. Dapat, ikaw din. Amen? Believe and trust that the Lord will bless you. So, actually, basahin na natin itong mga blessing verses. Okay, ito yung mga parang pangako. Medyo ano tayo ngayon, ha? Hindi naman prosperity gospel. Pero ito yung mga totoong blessing sa Bible. Okay? Dalawa lang. Isa sa Old Testament. Kaya ba tayo pagpalain ng Diyos? Yes. Kaya nga, gas to sa mga ano eh. Sa ibang church, di ba? Pero, totoo kasi nga ito. Pagbasahin dito, ready, go. Okay, ano yan? Kanta po yan, no? Pero yan ay, isa sa mga, statement, passage sa blessing. Sa pag sinabing prevent po, is ibig sabihin, sa Bible, ah, sa King James, ibig sabihin yan, is parang uunahan ka. Okay, ganun yung prevent. Medyo iba sa paggamit natin sa ngayon. Eh. Okay, kaya tandaan nyo lang yun, ha? So, pag-prevent him with the blessing of goodness, ibig sabihin, uunahan ka na ng blessing. Gusto mo ba yun? Ay, hindi ko alam na magkakasakit ako, pero meron na akong dudukutin, di ba? Blessing. Ay, hindi ko alam na itong mga young people natin, hindi nyo pa alam minsan yung love life, di ba? Doon kasi ngayon, ano na yan eh. Pero yung makikita mo showbiz, hindi yun. Hindi yan ang blessing hanggat maring, iwasan nyo na yan. Pero may mga blessing pala dyan na napaka, wow! Ang saya! Pero hindi mo alam yun. Pero pag dumating na, ganun pala yun. Salamat sa Panginoon. Amen? With goodness! Ako sa panahon natin ngayon, alam nyo ba, may mga pagkain na napakasarap, di pa natin naitikman. Pag nagkataon na pinagpala kayo ng Diyos, minsan mag-asawa na kayo sa usual na kinakain nyo. Iba, mag-ahanap kayo ng pagkain na iba. Ay, mayroon palang mga ganun blessing. Pagkain, masarap. Okay, ano pa? Madami! Itong sinabi lang dito na, daw sete sa crown, ang Diyos na nagbibigay isang blessing, pure gold on his head. Hindi ko nga alam yung gold, pastor eh. Ito, tingnan mo to. Ngayon, marami ng peki eh. Nung una kong ano to, parang ganda pala ng gold, no? Pag pure na pure. Isang liit nito, di ba? E paano kung ang daming gold? Malulula ka dyan. Pero picture lang, di ko sinabi kailangan natin ng gintong to, ha? Pero minsan pag binigyan ka ng blessing na dyan, malulula ka. Man, may mga kilala tayong ganun. Katulad nga yan yung mga sponsor natin. Kinakwento niya yung mga blessing niya, eh. Iisa lang anak. Sabi ko, pambihira naman. Palad naman ng anak mo ito. Kung siya magmamana lahat na. Kung, ano, umaayos ang buhay mo dahil sa Panginoon. Pero iba po, kahit maniwala ka, maraming blessing yun, mauubos lang yun. Parang si Podigal San. Ang bilis lang maubos niyan.
Okay, so yan ang blessing ha. So at least lahat na nag-picture nyo. So ngayon sa New Testament, medyo mas okay ito kasi mas makakarelate tayo kasi New Testament tayo eh. Ito'y sabi ako na lang, sabi dyan, blessed be the God of our Father of our Lord Jesus Christ who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. So kanina talagang pure God, medyo carnal, medyo practical, medyo makamundo. Okay lang din yun minsan. Pero maganda dito, pag ang Diyos pala nagbigay ng blessing, lahat ng kailangan natin. No? Kaya yung iba dyan, may nagtatalunan pa yun. Hindi naman lahat eh. Hindi naman lahat binigay sa atin eh. Ano, hindi naman ang magaling kumanta, hindi naman magaling mag-preach. Pero yung ibang kailangan mo, binigay na sa'yo. Kasi sabi dito, salamat sa Panginoon. Huwag kang parang, wala akong ganyan, wala akong ganun. Hinahanap mo yung wala, hindi mo naman kailangan. Huwag ganun. May sabi dito, pinagpala ka na, binigyan na ng lahat ng kailangan mo, especially spiritually. Basta hindi pa ako masyadong magaling, andun ka na eh, papunta ka na doon, kung at least gawin mo yung part mo. Amen? Ito, initingnan ko kayo isa-isa, nakikita ko na yung future niyo, huwag lang kayong, alam mo na, biglang liliko. Iba sa'yo, mga simple pa lang kayo eh. Ako din, ganyan din ako dati, yan, parang si Christian. Iya-iya ako eh. Oo. Oh, kilala ako sa pagiging ganyan, as in. Pero pag naturuan ka pala ng tama, ng maayos, yung mga, pag nakakausap ko yung mga kabatch ko dati, yung iba, mayaman ang iba, pero yung iba, parang walang alam sa buhay ba? Parang alam lang nila, yung sinabi nga sa akin, ano bang goal mo sa buhay? Eh di mag-survive. Yung parang isa, mayaman na yun. Anong sabihin na mag-survive? So, nag-uusap kami, ang mga philosophy niya, kinuha sa Star Wars. Yung parang ano natin? Oh, siya yun eh. Hindi ko sabihin kung sino. Pero pag ligtas ka, pinagpala ka. Amen? So, yun lang muna. Kasi, doon na tayo pag nakinig ka ng mga preaching, doon na nakafocus eh. Blessing, blessing. At totoo naman yan. Ngayon, doon tayo sa, so, itindan yung blessing. Ulitin ko ha, pagkain, asawa, kaibigan, babaong maayos, yan, aircon, ano man yan. Blessing yan eh, lupa. So, paniwalaan mo. Lalo pag galing sa Diyos. Ngayon, importanting point, bago tayo magpatuloy, pagdating sa blessing, dito nawawala yung iba. Kasi, isipin nila, puro blessing, blessing. Yung binasa po natin sa ating text, puro blessing yun, napasin nyo ba kanina? Oh, sana, blessing. Ano yun ngayon? All the blessings shall come on thee, overtake thee. Blessed be in the city. Blessed thou shall be in the field. Sabi kahit saan ka magpunta. Imagine mo ikaw, nagdatrabaho ka, bigla ka nag-shift. Diba? Dati sa city ka nagtatrabaho, kumikita ka, gusto ko naman sa field. Pinagpala ka pa rin, kasi kung tinanim mo, tumutubo. Diba yung kwento kahapon ni Ate Minerva, yung puno, ang laki, hindi namumunga. May mga ganun, either hindi marunong nag-alaga o yung ano, hindi ko alam eh. Pero ngayon, inaaral ko din yan. May mga condition din yung mga yan eh. Alam nyo ba yun? Sa kung paano may inaalagaan, yung iba, pinapausukan daw, fertilizer, may spray mo dyan. Ang dami, minsan sakit sa ulo eh. Pwede magbunga ka na lang. Yung ibang ano, ganun. Kasi tanim mo lang dyan, di mo nga tinanim minsan, gubunga eh. Kaya sabi dito, ganun ang pagpapala, pag dumating. Blessed shall be the fruit of thy body. Ibig sabihin nyo, iba, ayaw magkaanak, isa lang, yung iba, pambira, parang wow. Dami nyo ah, alak mo lahat yan. Kinasyalang mo dun eh, bata pa, 22, apat na anak, wow. Pinagpala. Ano pa? And the fruit of thy ground, the fruit of the... So, puro blessing to. Pero minsan may nakakalimutan yung iba. Okay? Kaya madaling mag-quit. Ay, walang blessing. Bakit? Hindi nila naintindihan. Pag totoong binasa mo, inaral mo to, sample natin sa 1 pa lang, meron na. Nakita mo dyan, andyan ba yung blessing? Pero napansin niyo ba yung maliit na word doon?
Pagkatapos ng comma, ano yun? If. Ano yung if? Kung. May condition, okay? Kaya number two, alam nyo ba yung blessing may condition? Hindi yan tuloy-tuloy lang. Dahil lang wala, wala lang. Hindi, may condition yan. Sabi siya, if thou shall hearken diligently. Sa verse 2, sabi dyan, if thou shall hearken unto the voice of the Lord. Sabi sa 9, the Lord shall establish if thou shalt keep the commandments of the Lord. So, ginawa mo yung commandments, di mo na pinanatili, so may blessing ngayon, bukas baka wala na. Intindihan nyo ba, mga bata? Baka ngayon, ang sarap ng inakain nyo, next time wala na, iba ganyan, sigurado ako nag-isisi na iba eh. Hindi lang makabalik. Pero welcome naman sila, pero siguro, anong ginagawa ko, parang napaka-boring naman, di ba, bad? Imagine ko na eh. 13. The Lord shall make thee the head and not the tail. Blessing, ikaw yung leader. And thou shall be above only and not shall beneath. Nangunguna ka. Pero sabi niya, if thou hearken unto the commandments of the Lord, makikinig ka ba? Makailan na tayo? 15. If thou will not hearken, so may condition na naman. Pag nakinig ka, blessing. Pag hindi, curse. May condition. 58. So, inisa-isa yung mga blessing and curse. Pero sabi na naman dito, if thou wilt not observe naman, ano mangyayari? So, napansin nyo ba ang blessing pala sa ang curse? May condition. Okay? Tandaan nyo yan. Hindi yung sabing tuloy-tuloy lang, wala lang. Basta maniwala kami blessing, meron. Hindi. May kailangan gawin. Amen? So, pangatlo, bilisan natin. Pag may blessing, ano kailangan natin gawin? Una, maniwala ka pag pinangako sa iyan. Pangalawa, dapat alam mo na ano yan. Conditional yan. Pero pangatlo, blessing pa lang tayo, ha? Ano, matapos natin. Blessed shall thou be in the city and blessed shall thou be in the field. Fruit of thy body, nabanggitan kanina. Blessed shall thou be when thou comest in and goest out. Ibig sabihin, kahit saan ka. Ganun din, kung may kalaban ka, hindi mawawala, pero mananalo ka. Okay, storehouses, ibig sabihin, umaapaw. Yung blessing, sino naka-experience yan? Basta parang hindi ko pa ma-experience yan, lagi kaming darating yan kung magtatapat kayo sa Diyos. So, amen? Dati ako ito, yung mga kwento ni Pastor Misan, di ako maniwala eh. Ang yabang naman ito, parang gano'n nasa utang. Kasi ako, hindi ko pa na-experience. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na-experience, hindi totoo sa ibang tao. Amen? Kaya nga yung kwento ni Pastor Misan, yung napunta siya sa Amerika, kaya siya may, yun siyang in-stayan na bahay, na sabi doon, oh, Pastor Lito, dito ka lang. Gusto mong gawin dyan, may pagkain dyan, bahala. Ang laki ng bahay. Pag tingnan mo sa, nakakita naman yung gano'n, ako hindi pa rin eh. Pero na-imagine ko lang, kasi nga, yaman eh. Okay? Pagpunta mo sa store nila, ang bira ka, isang punta mo, buhay ka na. Sa daming delata, ano man yan. Sige, kain na tayo. Hindi, huwag kang umuha dyan, doon tayo sa labas. Tapos pag umorder daw sila, napakarami. Ano? Hindi mo naubos, okay lang yan. Sige, tapo na yan. Ganun sila. Mayaman. Parang tayo minsan, mamaya, di ba? Kaya sabi dyan, the Lord shall establish thee, holy people. So, iba na to. Pero, ito yung maganda eh. Hindi ka lang sa pagkain, pinagpala ka pa kasi ginagamit ka ng Diyos. Gusto mo magusto nyo? Amen. Yun, the best. Yung iba, puro yabang lang, puro pang sarili lang. Hindi naman sila ginagamit ng Diyos, kaya sila nangyayabangan sa atin pag sinabi na natin to, ginagamit ka pa ng Diyos. Hindi nila yung sabihin nun. Kaya gusto ko lang sabihin na sub-point dito, ang blessing, magpasalamat ka. Number three, kung nandiyan na yung blessing, magpasalamat ka, pwede mong gawin yan. Kapasalamat ba kayo sa blessing? Paano mo masabi hindi nagpapasalamat? Walang pakialam. Ay, may pagkain. Kain tayo. Bye-bye.
hindi mo lang na-appreciate, maghanda. Diba? Kala mo, ipinatago sa'yo, punta tayo kay na Brother James. Parang yun ang bahay natin, paggutom tayo. Tama ba yun? Hindi mo lang pasalamat, nagpapasalamat ba kayo? Ano yun? Alam niyo ba, pag hindi kayo mapagpasalamat, pag nawala yan, ano mangyayari sa'yo? Nga, nga. Tsaka yung iba, hindi nagpasalamat, hindi nyo rin nalaman na blessing pala yon na pwedeng mawala anytime. Amen? Nakita nyo na? Napasalamat ba kayo? Paano ang pasalamat? At least man lang yung gesture ng pasalamat. Ay, salamat. Magluluto na naman, oh. Para sa akin yun. Ano kasi nyo rito? Pero ginagawa lang kasi paglingkod ng Diyos yan, hindi yan nagahanap ng ano. Pero minsan din, at tinuturo din natin sa mga special sa mga bata, pag hindi nila na-appreciate yan. Kaya yun ang ating ano ngayon eh. Be thankful. Ang dami ng blessing. At sabi doon, overtake doon. Kanina, tapos tayo doon. Salamat. So, verse 47, binasa na natin kanina. Anong gagawin mo dyan? Mga simpleng point to, pero hindi kayo maniniwala eh. Anong gagawin mo pag may blessing? Kita nyo na, parang lulungkot nyo eh. May blessing. Anong gagawin mo, rap-rap? Ha? Parang hindi ka masaya. Ikaw, Adam, masaya ka ba? May blessing? Parang hindi. Ikaw, Stephen. Masaya ka ba sa blessing? Ang problema kasi ganito sa atin, ha? Ganito. Pag hindi pa nga tayo natuluan, kaya natin inaano to eh. Pag yung blessing, tuloy lang ng tuloy, tuloy ng tuloy, parang kala mo, may obligasyon sa'yo yung magulang mo eh. Diba? Ang sarap ng Gatorade, ha? Mayroon pa ba dyan? Isa, naaasar sa'yo yung magulang nyo eh. Tsaka yung iba-iba sa inyo dito, ganun ang gusto ko sabihin talaga eh. Ako, umano yung tenga ko, pag binibigyan ka na dyan, para ka pang, sabi nga ni Pastor, para ka may patago. Alam mo yung sabihin nun? Mayroon ba tayong ulam dyan? Sino ka ba? Naintindihan niyo ba yun? Kaya magpasalamat. At ang nagpapasalamat, hindi mayabang. Pag wala, wala. Pag meron, salamat. Naintindihan niyo ba yun? So kahapon, okay naman, di ba? So pero hindi tayo kumain sa ano. Kasi iniisip ko na talaga, pero mahal kasi doon. Gusto ko na kayong pakainin doon. Para sabihin, baka naman masanay kayo masyado. Isang beses nga lang kami nakakain doon. Sa kapitbahay. This message is brought to you in part by kapitbahay. Ang sarap. Pero pag lagi tayong ganun, nakikita kinati ko na pang baka sabihin nyo, may obligasyon si Pastor pakainin kayo lagi. Naintindihan nyo ba? Kaya inaaral natin to, hindi ganun. Pag may blessing, maging masaya. Kasi ang hirap nung pinapakain ka na, pinaghirapan ko yan, ang sarap niya, tinikman ko pa yan, tapos inaaral ko pa yung paano. Kasi yung kumakain, okay, hindi nga nagpasalamat. O, laro naman. Tapos ang ingay pa, kanin, kanin. Kasi tatapon pa. Tapos kukuha ng marami, hindi kakainin. Kami masaya kami pakainin ng ganyan, pero ang masarap, maging masaya ka. Bisang ganun lang gusto ng magulang nyo sa inyo. Alam nyo ba yun? Amen. Kaya yung mga anak ko rin, minsan kaya nga ginaganong ko rin, inuturoan ko rin. Nak, alam mo bang magkano yan? Parang masing-masaya. Ha, ganun pala yun? Eh, minsan yung mga anak ko parang di masaya. Akala nila normal lang yun. Na laging andyan. Ayan, yung sa alala, maapektuhan tayo dyan, apektado budget natin dyan. Kaya huwag kayong magulat, ha? Pag nabawasan yung budget natin sa kung anong tinatangkilig natin ngayon, amen? Kasi go-go tayo dun talaga, kasi yun ang gawain natin eh. Kahit mahirapan tayo, mabawasan niya, wala pong obligation sponsor natin, walang pinangako, wala. At hindi rin naman tayo yung tipong binigyan ka na ng isa, ihingi mo pa yung isa, di ba? Sabi sa English, you take the one finger, tapos gusto mo, ano, hindi ganun tayo.
Hindi tayo ganun. Amen? Amen. Kung ano lang meron, pasalamat. So, ang tanong, ganun ba kayo, mga bata? At least may take away kayo dito, ganito ah. Pag pinakain kayo, salamat po. Pag ginala kayo, salamat po. Pag tinuruan kayo, salamat po. Amen ba? Amen. Parang hindi pa rin eh. Ano ba? Ano mo nakalimutan ko? Pag tinuruan kayo ng music, amen, may natutunan kayo sa preaching, Bible study, binisita kayo, pag may sakit kayo, kaya may pangangailangan yung kamag-anak nyo na hindi naman namin kamag-anak. Amen? Amen. Nakalimutan pa ba ako? Hindi ako nag-ano ha? Pero isang kailangan ituro eh. Alam mo magkano nag-gas ngayon? Parang nakakalula. Isang takbo parang... Eh, maintenance pa ng sasakyan. Eh, medyo tumama kami dun sa ano ba eh. Sabi ko, naku. Ibilang ko na naman yung ano dito. Makikita ko na naman yung mekaniko. Amen? Amen. Hindi natin matatapos to. Mamayang hapon na lang yung responsibility. Okay? August yung next week. Para mag-Daniel tayo mamaya. Next week na lang. Tapos na tayo. 7 last word, di ba? Sarap ng blessing. So, imagine nyo na yan. Again, hindi naman kayo, ano, parang lulang-lula. Alam nyo yung, doon ka na lang tapusin, ha? Kilala nyo ba yung mga spoiled? Nakakita na ba kayo ng taong spoiled? Kasi, tuloy-tuloy na lang, eh. Tuloy-tuloy yung blessing. Akala nila, yung mga, kaya nasa si Mamayan dito dati, di ba? Yung ibang, kasi talagang loko-loko, eh. Napakain mo na, sira ulo pa. Kaya sabi ko, hindi na muna kayo welcome dito. Alam mo, close kami, hindi naman. Kaya, yun, naramdaman nila. So, salamat kayo kung di kayo minsan ginaganon. Pero sana, maramdaman nyo naman na yung iba pala, hindi naman nila obligasyon yun. Especially kayo, kaya nakatingin ako dito, minsan nahawa ako na bad. Okay, si Brad, wala kaming ano dyan. Parang lugi nga sila sa amin eh. Tindihan nyo ba yun? Kasi yung church, may gastos. Pero sila minsan, lagi na lang ganun. Volunteer. Pero masaya kasi yung ganyan. Amen? Amen. Nasaan ko rin yan. Wala kang hinihinging kapalit. Pero huwag nating abusuhin. Amen? Amen? Pero masaya namin ginagawa yan. Kasi nga, masaya yan. So sana ganun din kayong attitude nyo later sa buhay nyo. Makita kayo. Si Mamaya, kasi ganun ako ito sa akin yan dati. Kaya na-encourage din ako eh. Nililibre sila, nililibre. Pag may camp, wala silang pera. Biglang may, uy, mayroon ng pera. Sarap po. Diba? So nung lumaki sila, yan, sa lumaki sa church, hindi yan nagtatanong. Bakit tayo mag-soul winning? Bakit tayo tutulong? Hindi na yun. Automatic na sa kanila yun. Amen? Kaya ngayon, ang ilihiling ko na lang sa inyo, mga bata, ay, yun nga, sumuporta kayo yung mga kaya niyong gawin, gawin nyo na. Amen? At least yung mag-akay ng kaluluwa, di ba? At least yung, ano pa, tumulong-tulong naman. Okay? Kunting tulong dyan, huwag magpasaway, masaya na kami nun. Ngayon, yung mga kaibigan nyo rin, encourage nyo, malaking bagay yan. Kasi ganyan ang gawain natin. Mga kamag-anak nyo, dali nyo sa Panginoon. Si, gusto ko lang sabihin si ano eh. Sabi, salamat daw kasi, sabi. Salamat din po. Eh, nag-pray nga kami ng sa pangsasakyan. Para next time, kasama na rin kayo. Gusto nyo ba yun? Eh, nasa utak ko, pero hindi ko sinabi. Pero ang blessing niya kung nakakasama natin sila dito. Di ba? Yun ang maganda. Kasi nakikita, pinagpala yung mga bata. How about you? So, doon muna tayo. So, pag may blessing, maging masaya na ha. Huwag naman yung di kontento. Pastor, pwede ba next time sa abroad naman?
Masarap talaga yun. Ako nga, di pa napunta dun eh. Nakasakay lang din ako ng plano dahil lang sa gawain din. Kasi ayoko rin gumastos. Pero dahil may mission work doon sa Masbate, yung kaibigan natin doon, sige, punta tayo kahit ano. Masaya din pala. Amen? Maging masaya. Sinong di masaya? Yung iba masaya na eh. Ikaw hindi pa rin. Nakagala na, ano, masaya ka na? Kulang pa eh. Next time gusto ko habang gumagala tayo, hindi masikip sa sasakyan. Ako din gusto ko eh. Eh lalo na sa amin, sa dahil yung dati ganun. Ang siksikang kami nung. Kasi, yung mga sasakyan natin. Tapos, karag-karag pa minsan. Kasi kung ano meron, yun lang, amen? Amen. Kaya naka-aircon kayo dati kami, wala. Kaya sana walang gireklamo sa sikip na sasakyan, ha? Pero pagpahidin natin, di ba? Eh, matuto kayo mag-drive. Next time, kayo yung driver. Ha? Makikita nyo kung gano'ng kahirap maging driver. Tapos yung mga sasakay mo, alam pa kailam. Oo. Oh, usunduin mo, tas late pa. Yun ang mga kasaw. May sasakyan na. Oh, go! Search tayo. Aba, naliligo pa. Eh, ikaw, masaya ka nun. At least, pupunta, di ba? Pero ikaw yung malilid dahil sa kanila. Mararanasan nyo rin yan. Tapos, maaawa na kayo ngayon. Pastor nyo. Ganun pala yung tiyagaan sa ano. Men! So, mamaya, so next week, yung responsibility, sana nandito ulit kayo lahat. So, hindi yung pinaka-lesson actually. Ngayon, blessing pa rin. Kaya pinasa ko iba. So, this time, let's pray. Gutom na po ako. Okay na ba yung pagkain? Ay? Hindi ko alam bakit di ba ako kumain. Anyway, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa di namin natapos, Panginoon, but I pray. Appreciate namin mga blessing, Panginoon, nang galing una sa inyo, Panginoon. Hindi nyo naman kailangan bigay lahat yan. But doon po yung blessing talaga sa mga bata, sa mga adults. Appreciate po namin yan. Nawa, matuto kami mag-appreciate. Hindi katulad ng mga jeprocks, Panginoon, mga kung ano man yan, yung attitude na yan, hindi namin gusto. Natunan namin magpasalamat, Panginoon. May mga nagbayad lahat, hindi po libre yan. Kaya libre sa amin dahil may nagbigay, nagbayad. So I pray, appreciate namin, Panginoon, sa mga nag-volunteer na magaya din namin yung ganong attitude na nagbibigay sa inyo, Panginoon, yung resources namin dahil sa gawain, Panginoon, ito po nakakalugod sa inyo, mga kaluluwang maturuan, isa yan, dalawa, hanggang marami, kayo po ang nabi-please una sa lahat. But I pray, ganun din po kami, Lord, pag maayos sa aming attitude towards blessing, responsibility, andun po yung tuloy-tuloy naman, Panginoon, yung blessing. So I pray, matutunan ng bawat isa yan. At ganun din po, Lord, palayan yung aming pagpunta, Lord, ginaray-ray, Panginoon, ang aming pagkain, Panginoon, i-bless you po, Lord, makabigay ng kalakasan, Panginoon, makasapat. Appreciate namin bawat subo, Lord, na ito po ay galing sa inyo at kayo po ang malalati dahil dito, Panginoon. So ilaan po, Lord, lang salamat. Bless yung mga kainin namin. In Jesus' name we pray.